What's up mga idol? Welcome ulit sa bagong video. Para sa video na ito, susubukan ko ang performance ng bago nating kabit na controller. Dito, subukan natin kung ano may dagdag. Kung meron ba na dagdag sa speed, performance, support, or anything makapansin natin mula sa stock controller. And guys, simulan ko na, kaya abangan. Good morning mga idol, para sa ating test drive, andito tayo ngayon sa Almanhal Palace. Jogging! Aww. And guys, bali ngayon dito tayo, testing natin itong controller upgrade natin dito sa Fido. And guys, bali naka-ano rin ako, speedometer. So ngayon, test natin ang top speed ng Fido natin na may 350 watts na controller. And guys, bali testing ko. And na. And guys, bali open naman yung speedometer ko. So, mag-check natin yung top speed niya. Idol, bali sa top speed same lang din, top speed niya walang pinagbago from best stock. Yun lang, mas mabilis niya makuha yung top speed, I mean mas mabilis yung torque. So tatry ko rin bigla-biglain ang throttle. So on rin, may biglang hatak din siya. So talagang improve siya dun sa ano natin, sa stock na controller. So pag binibigla-bigla mo yung throttle niya, may biglang usad din eh. Ayan, kumbaga meron din talagang nadagdag or meron din na improve sa performance ng Fido natin. And mga idol, okay naman, nag-improve. Bali ang setup nga pala natin dito, stock motor, yung 250 watts na motor niya, at saka stock battery na 36 volts lang. So bali ang pinalitan lang natin dito is yung controller niya from stock na 36 volts. Eh ngayon, pelitan din natin siya ng stock, pero mas mataas yung wattage niya. Or mas mataas yung watts. 350 watts. So far, nag-improve naman siya. Nag-improve naman yung takbo. Kahit sa climbing, malaking pinagkaiba. Mas malakas sumatak. Kasi ginagamit ko siya for daily use. Ayan, may dinadaanan akong mga underpass. Pagka ginagamit ko siya bakit, mas maganda yung hatak niya. Talagang umakit talaga siya. Unlike yung stock na controller. Unlike yung stock na controller, kasi yung stock na controller, pagka wala kang buwelo sa mga climb, wala, gapang na yung akit niya. Unlike dito, ngayon, nag-improve siya. Talagang okay yung pagkakyat. And mga idol,
Bali, for additional performance, siguro it's better na mag-upgrade din sa 48 volts na battery rather than the stock na 36 volts. Kasi the higher the voltage din, meron din siyang tulong para sa speed. So, inshallah next time, magkaroon tayo ng new battery at matetesting natin dito sa ating Kido. Idol, maraming salamat nga pala sa inyong panonood. Sana nagustuhan ninyo ang aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag ninyong kakalimutang mag-like. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe, subscribe ka na! And guys, kita tayong muli sa sarili ng mga videos.